Good news, nawala nga po o nalusaw ang binabantayang low pressure area sa katimugang bahagi ng Mindanao. Pero ayon sa PAGASA, muli namang umiiral ang tail end of a cold front, kaya inaasahan pa rin ang pag-uulan. Sa datos naman na nakalap ng Weather Central, may pag-uulan pa rin mararanasan sa Mindanao, lalo na sa mga lugar na sinalanta noon ng Bagyong Pablo. Kaya dapat po mag-ingat kayo dyan. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, uulanin din ang malaking bahagi ng Visayas. Dito sa Mindanao, yung northern section, kasama na itong eastern section ang makakaranas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. At dito naman sa Visayas, itong eastern section yung Samar, Leyte provinces, hanggang dito sa central part, yan yung Cebu Bohol, ay magkakaroon naman ng kumisan ay katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Maaliwalas hanggang sa makulimlim na panahon sa Luzon. Sasamahan ito ng mga panandaliang ulan, epekto ng hanging amihan. Ramdam pa rin ang lamig na dala nito. Sa Benguet, patuloy na nangangamba sa frost ang mga magsasaka, lalo na ang mga strawberry farmer. Noong mga nagdaang araw kasi ng pag-uulan, maraming strawberries ang nasira sa La Trinidad. Sa Ilocos Norte naman, isinisisi rin sa malamig na panahon ang matumal na pangingitlog ng mga isda sa mga fish pens.